Yo, what's up mga lods? Kumusta kayo? Natong Rima TV here. And for this video, meron akong i-share na isang tricks mga idol kung saan, kung paano mag-request ng ads on Reels mga idol. So, hindi kasi lahat ng Facebook users mga idol nakakabil ng ads on Reels. So, gagawa tayo ng video kung paano mag-request ng ads on Reels mga idol. Siyempre, open nyo lang yung Facebook nyo mga idol. At siyempre, dapat nakauna yung professional mode nyo mga idol. Open nyo lang Facebook nyo, hindi nyo yung account. Click nyo yung tatlong dots dito. Na-on ko na kasi yung sa akin mga idol, no? So, yun. Dapat naka-turn off na yan. Meaning, naka-on na yung professional mode. And then, yung dashboard nyo dito mga idol, no? Yung professional dashboard dito. Click nyo itong si dashboard. Okay, so ito yung performance mga idol, no? Ayan. So, makita nyo dito yung tools, monetization. As you can see mga idol, enable, ang naka-enable lang dito is your stars ng mga idol, no? Yan, stars. And then, itong stream on ads. So, dito sa stream on ads, mga idol, make sure na na-reach na yung 5,000 followers, 60 minutes na watch hour, mga idol, no? At saka 5 active videos, mga idol, no? So, kapag napunin nyo, mga idol, ito, makita nyo yung stream on ads. Kapag gumawa kayo ng video, may lumalabas na ads sa baba ng video ninyo, mga idol, no? So, paano tayo mag-request ng ads on Reels, mga idol? Kasi malaki yung kitaan sa ads on Reels, mga idol, no? So, ito, mga idol, screenshot nyo lang yung settings nyo, mga idol, no? Okay? So, screenshot nyo lang yung settings nyo. Yan, tapos, punta kayo dito sa help and support. Okay? So, screenshot muna natin itong screenshot muna natin itong dashboard natin. Okay, so screenshot natin to. Yan, so screenshot muna natin to mga idol, no? Yan. Yan, tapos itong monetization mga idol. So, magre-request tayo ni Facebook ng monetization sa ads on Reels para magkaroon tayo ng ads sa Reels mga idol para qualify tayo, no? Okay, so yun, screenshot na natin. Then, punta tayo sa settings. Then, dito sa report a problem, no? Dito sa help and support. And then, dito sa report a problem. So, scroll down. Then, click itong continue to report a problem dito sa baba. Then, mag-create yan ng report, no? So, click natin itong include in report. And then, kung ano yung gamit yung mga idol, Facebook page pa. Kung Facebook page yung gagamit yung mga idol, hanapin nyo lang yung page. Ito. And then, kung profile page, kung Facebook account, yung gamit yung mga idol, hanapin nyo lang yung profile. Ayan. Tapos, burahan lang natin to. Then, click upload a photo. And then, lagay natin yung in-screenshot natin kanina. Add tayo ng dalawang photo, no? And then, maglagay kayo dito ng message sa Facebook mga idol, no? So kahit anong lagay nyo mga idol, hi Facebook team, can I apply for ads on Reels? I will upload videos always on Reels and my videos is not violating Facebook community guidelines. Mga ganun na message mga idol. Kaya na bahala mga idol na mag-apply sa ads on Reels mga idol. Kasi malaki yung kitaan sa ads on Reels mga idol. Ganun lang mga idol. And then click itong send dito. So ganun lang mga idol sa pag-apply ng ads on Reels sa Facebook. So napakadali. So ulitin nyo lang mga idol. Mag-send kayo ng report twice a week mga idol, no? So update ko lang kayo mga idol kung ano yung result sa pag-apply natin ng ads on Reels sa Facebook. Ayun, na-send na natin, no? So, ganun lang kadali mga idol sa pag-apply ng ads on Reels sa Facebook. Kasi malaki yung kitaan sa
ads and reels mga idol, no? Okay? So ganun lang mga idol. So I guess that's all for this video mga idol. This again, kasi pwede tayo kumita dito ng pera gamit ang Facebook mga idol, no? Kasi trending to sa social media mga idol ngayon sa Facebook. Marami ng mga naging content creator dahil dito mga idol, no? Kasi binigyan ng Facebook yung mga Facebook users na maging content creator mga idol. So yun mga idol. So follow for more mga idol. This again, Remar to of Remar TV. And see you next time in my next YouTube video. Bye bye and God bless.